Si Roberto Recafranca, nakatira sa Dumangas, Iloilo, ay matinik na sniper ng 4th Special Forces Battalion ng Philippine Army na nakipagbakbakan sa mga lawless elements ng MI sa Albarca, Basilan. Si Roberto ay isang sharp shooter at nangunguna sa kanyang sniping class noong 2007. Siya lang ang sniper sa team nang mangyari ang insidente. Ayon sa militar, hindi bababa sa 10 ang napatay ni Roberto sa panig ng MI. Subalit 19 naman ang nasawi sa panig ng kasundaluhan. Ating alamin ang buong pangyayari sa matinding sagupaan na ito ng mga Special Forces ng Philippine Army laban sa mga rebuilding MI na humantong sa matinding pahirap kay Private First Class Roberto Recafranca nang dahil sa matinding gigil ng mga rebuilde. Nang dahil sa matinding galit ng mga rebuilde ay dinukot ng mga ito ang kanyang dalawang mata at maraming taga sa katawan bago ito tinuluyan. Ngunit ang matapang na ilunggo ay lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Maaaring tapusin lamang ang kwento para lubusan kayong masiyahan dito sa El Profesor. Bago tayo magpatuloy, kapatid, kung mahilig ka sa ganitong klaseng kwento at kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakisubscribe naman. At pindutin mo na din ang notification bell na all para ma-notify ka sa mga future uploads ko. Dito lang sa channel na kapag may El Profesor, may matutunan ka. Ayon kay Sergeant Michael Recafranca ng Military Intelligence Battalion, sinisisi ang gobyerno at ang ground commander at sinabing ang insidente ay resulta ng kawalan ng kahandaan bago pasukin ng mga sundalo ang lugar. Si Michael ay kapatid ni Roberto Recafranca. Ayon pa sa kanya, isang araw bago mangyari ang sagupaan, may training pa sa scuba diving ang mga sundalo at hindi sila pinapayagang kumain ng isang araw. Pinasok ng mga tropa ng gobyerno ang tinatawag na concentration camp ng MI kahit hindi sila pamilyar sa terrain at kulang sila sa mga bala. Dagdag pa nito, ang pagkilos ng militar ay paglabag sa umiiral na peace talks sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng mga MI. Gabi nang sila ay umalis sa Basilan para sa isang misyon na target ang dalawang MI commanders sa Albarca. Makipagkita sana sila sa isa pang team, ang 13th Special Forces Company, para gabayan sila sa lugar. Alas 5 ng umaga, nakarating ang tropa sa target area at agad pinasok ang bahay ng target. Ngunit wala namang tao, walang ingay, walang ilaw at wala silang naririnig. Nagpatuloy sa pagpatrol ang tropa hanggang sa marating nila ang isang mataong lugar. Nang makalampas ang tropa sa mga kabahayan, ay bigla na lamang pinaputukan ang mga nasa likurang bahagi ng team na bumasag sa katahimikan ang mga putok ng baril. Biglang nagdapaan ang lahat at inokupay nila ang high ground hanggang sa huminto ang putukan sa loob ng 3 minuto. Nag-obserba muna sila bago itinakbo ang high ground. Subalit nakaabang pala ang mga kalaban at tuluyan na silang nadiin sa ibaba. Gumawa na lamang sila ng circle formation para protektahan ang bawat isa mula sa umuulan ng mga bala ng rebuilde. Ngunit maya-maya lamang ay nakarinig na sila ng mga ingay ng mga motor. Maraming reinforcement na dumating ang mga kalaban. Kung kaya, napaikutan na sila at wala nang malalabasan. Nadihado sa posisyon ang grupo ni Roberto at tuluyan nang na-pin down. Sumisigaw na lamang sila na lumaban hanggang kamatayan hanggat hindi nauubusan ng bala, hindi sila aatras. Ngunit tumataas ang bilang ng mga nasawi sa bawat minuto at kasabay na nauubusan ng mga bala. Kalaunan ay nagpasya silang umatras sa laban ayon sa kagustuhan ni Roberto Recafranca. Kinuha niya sa mga kasama ang mga natitirang magasin at mga bala.
at sinabihan niya ang mga kasamahan na umalis na para sa kanilang kaligtasan. At umatras na ang lahat ng mga kasamahan, bit-bit ang mga sugatan. Binuhat nila ang mga sugatan sa pag-atras sa layo na 3 kilometro. Habang kinocover fire sila ni Private First Class Roberto Recafranca. One shot, one kill. At tuluyan nang naiwan si Roberto habang papalapit ang mahigit 50 mga rebuilding. At doon ay nagbuwis ng buhay si Roberto para lamang mailigtas ang karamihan sa mga kasamahan at mga sugatan. Ayon pa kay Private First Class Joseph Moico, sa tabing dagat sila naghintay ng tulong. At dumating ang chopper makalipas ang 20 minuto. Nung dinala niya sa chopper ang isang sugatang opisyal at isinakay, ay hindi na ito gumagalaw. Tuluyan nang namaalam. Inigil na lamang niya ang mga luha at masakit na pakiramdam na hindi niya matulungan ang lahat ng kanyang mga kasamahan na namatay sa unos ng mga bala. Kabilang na si Roberto na siyang humarap sa kalaban para tuluyan na silang makatakas. Ayon pa sa isang nakaligtas, sinikap nilang kunin ang high ground para sa advantage position, subalit hindi rin umubra. Napapattern lamang sila dahil kabisado ng mga kalaban ang lugar at baluwarte ng imay ang lugar na iyon. Yung iba humihingi ng tulong kasi hindi makakalakad. Pero wala rin magagawa kasi umuulan ang mga bala at ang mga kalaban ay tumatayo na nag-assault. Parang baliwala lang sa kanila ang bala. Hanggat naabutan nila ang iba at finishing ng walang awa ang inabot. Kahit na nagmamakaawa, ay pinatay pa din nila. Yung iba, pinagtataga nila ng itak. Sinasabi naman ng pinsan ni Private First Class Roberto Recafranca na si Private First Class Alex Recafranca na bahagi rin ng kupunan at kabilang sa mga nasugatan na ibinuwis ni Roberto ang kanyang sariling buhay upang iligtas sila. Naalala ni Alex na sinabihan sila ng kanyang pinsan na si Roberto na umatras habang nakikipagpalitan siya ng bala sa mga kalaban. Sinabi naman ni Michael Recafranca na ang kanyang kapatid na si Roberto ay halos hindi makilala nang ito ay mabawi nang wala ng buhay. Marami umanong mga sugat sa katawan si Roberto. Indikasyon na halinhinan itong pinagtataga at tinanggal pa ang ilan sa kanyang mga laman loob at dinukot ang kanyang mga mata. Nakilala lamang siya sa pamamagitan ng kanyang tattoo.